Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngay na sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kaniya. Ngunit yamang hindi kayo sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyong ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, usigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang suffering, so ang paghihirap daw, sakripisyo ng tao, ay po pwedeng ma-classify at least sa tatlo. Ang una ay yung pangkalahatang paghihirap na naranasan ng buong mundo. Halimbawa po ang COVID-19 na yan, na hindi namimili ng kahit sino. Kahit anong lugar ang pinanggalingan mo, kahit anong kulay mo, kahit anong kasarian mo, kahit ano ang lahi mo, pwede kang magkaroon nito. Kaya nga ito ay hindi po pwedeng ikulong sa isang lugar lang, panta sa sanlibutan. Kasama na rin po dito ang paghihirap na naidudulot, alimbawa, ng bagyo ambo, ng bagyo, ng baha, ng lindol. Alam naman po natin ang mga ngit-ngit ng kalikasan, kahit sino po pwedeng maapektuhan. Hindi po pwedeng sabihin ito ay parusa ng Diyos sa libutan, sapagkat kung iisipin po natin, hindi lamang naman mga masamang tao ang naapektuhan. Kahit ang nagpapakabuting tao, po pwede rin mapinsala, po pwede rin magkasakit, po pwede rin mamatayan, po pwede rin mamatay. And so, this is a common or general type of suffering. So, yun po yung una. Ang pangalawang klasifikasyon ng paghihirap o suffering daw ng tao ay dulot ng pagkakasala, pagkukulang o pagkakamali nito. Tama? May mga pagkakataon kung minsan na kung sino pang gumagawa ng masama, sila pa ang parang puspos ng biyaya. Pero wag ka. Ito'y padama lamang ng demonyo sa kanila. Sa huli, ilalantad din ng demonyo ang tunay niyang pakay sa kanila. At yan ay upang sirain sila, lalong-lalo na ang mga taong nakapaligid sa kanila, partikular na ang kanilang pamilya. And when that happens, wala silang po pwedeng sisihin kundi mismo ang sarili nila. Sapagkat kung hindi sana sila nagkamali, edi wala sanang nangyaring mali. Kung hindi sana sila nagsugal, edi sana may pera pa rin sila. Kung hindi sana sila nangalo niya, edi sana ay buo pa rin ang kanilang pamilya. Kung nag-aral sila sana ng mabuti, edi sana nakapagtapos, may narating ang buhay nila. Kung wala sana silang maraming bisyo, edi sana hanggang ngayon ay malusog pa sila. And so, this type of suffering is mainly due to sin or shortcoming of men. Kung nag-ingat lang sana, kung hindi sana nagpadalos-dalos, na naiwasan sana kung nag-ingat lamang at nanatili sa kabutihan. Ang pangatlong klasifikasyon ng sakripisyo ng tao ay yung dulot naman ng pagsunod nito kay Kristo. Na kung ilalapat nga po natin sa ating narinig na ebanghelyo sa araw na ito, maliwanag ang sinasabi ng ating Panginoon, no servant is greater than his master. So kung siya ay inusig ng tao dahil sa paninindigan niya sa kung ano ang tama at kung ano ang totoo, sa kung anong mabuti, ito rin ang mararanasan ng mga taong sumusunod sa kanya. Now, kung hindi po tayo masyadong familiar sa suffering na ito, kung hindi tayo masyadong nakaka-relate dito, kung hindi natin nararanasan ang uri ng paghihirap na ito, baka may mali o baka may kulang sa pagsunod natin kay Kristo. Sapagkat kung ikukumpara ang pangatlong uri ng paghihirap na ito sa naunang dalawa,
ito ang paghihirap na kailangan natin. Ito ang paghihirap na ina-expect ng Panginoon sa atin kung tayo ay magiging tunay na mga tagasunod ng Panginoon natin. Minsan sinabi rin niya, God's ways are not like man's ways. His thoughts are not like man's thoughts. Kaya't kapag tayo talaga ay seryosong sumunod kay Kristo, natural na susuungin natin ang agos ng mundo. Siguradong makararanas tayo ng sakripisyo. Well, maaring dito sa ating bansa, hindi na natin naranasan yung paghihirap ng mga Kristiyano sa ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga disipulo at ng mga unang Kristiyano. Wala na dito yung tinatawag na religious oppression. Pero sa palagay ko, ang meron tayo ngayon ay yung tinatawag na repression. Yung bang alam mo kung ano yung tama, alam mo kung saan ka talaga lulugar, alam mo mali yung sinasabi ng tao, pero hindi mo na lamang pinapansin, nagkikibit-balikat ka na lamang sa takot na baka ikaw ay mapulaan, and worse, baka ikaw ay mapagka-isahan. Eh ang hirap nga po ngayon kapag may issue, tapos may opinion ka kahit na paano, na alam mong tama at totoo. Pag yun ay sinabi mo, nakaw, agad pupuntiryahin ka na. Yes, ikaw. Hindi yung issue yung pinag-uusapan, kundi yung itsura mo, yung kapintasan mo, yung pamilya mo, yung trabaho mo. Hindi na yung issue, kundi ikaw na mismo at ang pribadong buhay mo. Minsan nga nakalulungkot, mag-iimbento pa ng kung ano-ano para pakapanira lamang ng tao. At nakatatakot nga po ito. Nakalulungkot nga rin sapagkat paano tayo mag-a-arrive sa isang katotohanan kung pabababain natin ang level ng ating usapan. At yan ang nangyayari ngayon na pangkaraniwan. I understand kung bakit may mga Kristiyano na nanahimik na lamang. I understand that. Nakatatakot nga naman. Eh lang, para sa akin, hindi rin ito ang sa atin ay tunay na inaasahan. Don't get me wrong. Hindi ko po sinasabing makipag-argumento tayo. Hindi ko sinasabing makipagtalo tayo, makipag-away tayo. Ang sasabihin ko nga po ay iwasan natin ang hindi mga makabuluhang argumento sapagkat hindi ito makakristyano. Ang sinasabi ko ay sana maramdaman man lamang ng tao, lalo tigit ng ating Panginoong Hesukristo kung nasa saang side tayo. Sapagkat sabi nga po sa isang pelikula, ang isang rason kung bakit lumalaganap ang kasamaan ay dahil sa pananahimik lamang ng mga nasa kabutihan. And sometimes, toleration of evil is more evil. So dapat kung minsan, naninindigan din po tayo, makinig man o hindi yung tao. Pero sana bago po tayo manindigan, siguraduhin muna po natin na tayo nasa side ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat may ibang mga naninindigan, akala mo sila talaga ang tama. Akala mo talagang sila'y nasa panig ni Kristo. Gayong ang pinaglalaban nila ay isang maling prinsipyo o ang kanilang mataas na ego. Let us look into our hearts. Let us listen to God's voice in our hearts. Or at least, let us look into that sense of humanity in our heart. Yung at least tayo magpakatao. And when that happens, I assure you, maiwasan natin ang magmura, ang manlait ng tao, igagalang natin ang opinion ng tao, iintindihin natin ito kahit papaano, makikipag-usap tayo ng matino sa tao, makikita natin kung sino talaga ang nanlolo, kung sino natagaan ng aabuso. Maiwasan natin ang mga hindi makabuluhang pagkatalo. We will surely know the best thing to do, the most loving thing to do, and that thing that God wants us to do. At kapag nangyari yon, tama, pupwede tayong masaktan, pupwede tayong mahirapan, sapagkat ang unang tatamaan nito, kung sakasakali ay ang ating ego, realizing that ang ating pinaninindigan pala ay hindi sang-ayon sa turo at aral ng ating Panginoong Hesukristo. At ikalawa po, pwedeng may masabi sa talaga sa atin ng ibang tao, pero I'd rather suffer
for Jesus than for anyone else, including myself. Sapagkat ang paghihirap na ito ay may kabuluhan, ang paghihirap na ito ay may kapupuntahan. Kesa naman ako ay maghirap at manindigan sa prinsipyo na hindi ako sigurado kung ako'y niloloko o ako mismo ang naloloko. Ito sana mga kapatid ng ating pagdasal sa banal na pagdiriwang na ito. Lalo pat ngayon, sabi ko nga kanina, pinararangalan natin ang Mahal na Ina, siya na laging pinagbubulay-bulayan, iniisip ang mga nangyayari sa kanya, sang-ayon sa salita ng Diyos na ipinunla niya sa puso niya. Kaya, yes, nakaranas siya ng mga paghihirap, pero ito ay napagtagumpayan niya sapagkat alam niyang nasa tama, nasa kabutihan siya. And incidentally, kanina, sa pagbabasa ko, sa pagdarasal ko, I realized na ngayon din po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang santo sa Bohemia, si San Juan Nepomuceno. Si San Juan Nepomuceno ay napabantog dati na pare, kaya siya ginawang kompesor ng palasyo ni Haring Wenceslao na isang napakalupit na hari sa Bohemia. Dahil dito ay marami silang hindi napagkasundo ang dalawa sapagkat ang pare ay laging humahadlang sa mga pangit na asa at sa mga pangit na layunin niya. Lalo tigit ang pagpupumilit ng hari na makialam sa Santa Iglesia at ang pagpupumilit ng hari sa kanya na i-divulge kung ano ang ikinumpisal sa kanya ng reyna. Tinutulan ito ni San Juan Nepomuceno kaya ipinapatay siya at itinapon sa ilog. Ito ang dahilan kung bakit, very timely, si San Juan Nepomuceno ay patron laban sa baha. At siya rin ay patron laban sa paninirang puri ng ating kapwa. Ito sana mga kapatid ang ipagdasal natin sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Ina at ni San Juan Nepomuceno. Amen.